Balitang pang-consumer at kalakalan po naman tayo. Nanawagan po naman ang ilang grupo ng negosyante na ipagpaliban muna po ang 5% contribution increase sa PhilHealth. Yan po ang Philippine Chamber of Industry, Employers Confederation of the Philippines at ang Philippine Exporters Confederation. Sa liham nila kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ho ng mga grupong suportado ho nila si Health Secretary Ted Erbosa na samungkahing isuspindi muna ang contribution increase. Yan po't lalo pa daw sinabi ho naman ni Erbosa na sapat pa ang pondo ng PhilHealth para nga makapagbigay ng maayos na benepisyo. Anila, plansyahin muna ho ng gobyerno ang pagbibigay ng maayos na healthcare sa lahat ng mga Pilipino sa ilalim po ng Universal Healthcare Law. Maaari ho naman daw itong ipatupad sa 2025 na sinasabing contribution increase. Muli namang iginiit na mga grupo ng negosyante na kakarampot lamang ng workforce ng bansa ang makikinabang sa panukalang 100 pisong aumento sa sweldo. Sa sulat sa Kamara ng mga grupong pinangungunahan ng PCCI, idiniin itong hindi makikinabang ang mga informal worker gaya ng tricycle driver, tindero sa sari-sari store, magsasaka at maging mga mangingisda. Ang mga informal workers kasi 80% ng kabuuang workforce ng bansa. Ayon sa grupo, imbis na lumaki ang kita ng informal workers ay maaaring tamaan din sa tanggalan sa trabaho at umiksim pa ang oras ng kanilang trabaho. Posible rin daw piliin ang mga negosyante na kumuha na lamang ng informal workers para maiwasang magbayad ng mas mataas na pasweldo. Maaari po raw makinabang ang mga senior citizens at PWD sa mas malaking diskwento sa groceries sa susunod na buwan. Ibig sabihin, nasa 500 pisong buwan ng diskwento ang makukuha sa Marso. Katumbas yan ng 125 piso kada linggo. Mula yan sa kasalukuyang pong 260 piso kada buwan o 65 pesos kada linggo. Inihintay na lang daw ho ang joint issuance ng Agriculture Department, Trade Department at ng Energy Department tungkol sa naturang usapin. Sakop po ng buwan ng diskwento ang mga pangunahing bilihin lamang gaya ng bigas, mais, tinapay, karne, itlog, mantika, gulay, prutas, processed milk. Hindi ho kasama ang pagtaya sa huweteng. Samantala po, nagdagdag naman ang National Economic and Development Authority o NEDA ng 23 bagong proyekto sa listahan ng Infrastructure Flagship Projects. Yun nga lang, nagbawas ang NEDA ng 36 na proyekto. Ayon sa NEDA, layo ng gobyerno na gawing prioridad ang mga high-impact infrastructure projects na makatutulong sa ekonomiya. Pero maaari pa rin namang ituloy ang ilang delisted projects, lalo't parte naman na talaga ito ng regular government programs. Sa ngayon, nasa higit 9 trillion pesos na ang halaga ng mga proyekto sa naturang listahan. Wala pang inilalabas na bagong listahan ng NEDA ng mga flagship infrastructure projects at hindi rin ito nilinaw kung ano-ano ang mga natanggal. Mas mainam po daw kung uunahin ang paglikha ng mas maraming trabaho kaysa sa pagsusulong ng aumento sa sweldo. Sabi po ni Private Sector Advisory Council, mauwi rin daw kasi sa dagdag sahod kung magkakaroon po ng dagdag. Mauwi rin daw sa dagdag sahod kung maradagdagan ang trabaho at lumago ang ekonomiya. Gaya na lang daw sa nursing. Kung tumaas daw kasi ang demand para sa mga nurse, ay tataas din ang iniaalok na sahod. Dito rin daw pinalutang ang naturang ideya ng upskilling at reskilling ng mga Pilipino para gawing competitive ang ating workforce sa rehiyon. Magagamit din daw ito para nga makapanghikayat ng foreign investment na siyang magpapalago sa ating ekonomiya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.